Hindi. As a student kasi, ang dami nang gawain sa school, tapos yung immersion parang dumadagdag lang. Sayang yung oras, ganun. Tsaka ang dami na rin gawain, so para sa akin ayoko mag-immersion. Nakaka-boring dun, baka makatulog lang ako sa klase. Immersion? Hindi. Ang mahal kasi nung bayarin, masyadong malaki. Kasi parang sayang sa oras. Kasi ang hassle, maaga kagigising, tapos late kang uuwi. Sayang yung time ko. Hindi. Masyado nakakataman ako. Kasi first batch talaga ako eh. Hindi ko na nakasama yung mga kaklase ko, naiwalan na ako. Hindi po. Masyado kasing nakapagod yun eh. Sabi ng mga senior dati, masyadong nakapagod daw yung immersion. Immersion? Hindi po. Nakaka-stress lang din. Hindi. Kasi kinakabahan ako sa tuwing may ma-approach sa ibang teachers. Hindi. Kasi nakakatakot na mapagalitan, mapag-iya sa mga teachers. Nakakatakot baka mababa yung grade na makuha ko. Pero, alam mo, na-realize ko pagpasok ko ng Creotech. Hindi naman pala nakakatakot. Pagsabi ko na kahit madaming gawain sa school, nakakatuwa pa rin ang mga ginagawa namin dito sa Creotech. Marami kaming natututunan at marami kaming na-meet na mga bagong tao. Pero nung natapos yung immersion, naging masaya naman yung araw, yung 10 days ko dun sa immersion. Yung sa production, kahit nakakapagod, naging masaya naman. Tapos yung mga lectures, madami akong natutunan doon. Pero ngayon okay naman, sulit. Kasi sa lalo sa production, na-enjoy namin yung mga ginagawa namin. Tsaka nakakadagdag sa mga skills. Siyempre mga panibagong gawain. Sa panibagong mga kagamitan na lalaman namin. Yun lang. Tsaka sulit talaga. Enjoy. At first, kala ko nakakatamad sa immersion kasi ang daming gagawin. Pero nung binigay sa amin yung 5S, dun naging productive ako. Mas naging nasanay ako sa mga bagay-bagay na gawain. After ng immersion, na-realize ko na nakakapagod nga siya. Pero okay naman kasi sulit naman yung mga tinuturo sa amin. Saka alam ko na di naman nasayang yung bayad ko. Kasi lahat talaga ng oras na gamit namin. As the days goes by, nagkaroon ng groupings. Ayun, yung mga kalain ko, na-realize ko na mabait naman pala sila. Yung natutunan ko makisama. Kasi sabi nga nila, di ba, kapag nagtrabaho ka, hindi mo may pili yung mga kasama mo. So, advantage yun sa akin. Pero nung first day ko sa Creotech, mali pala yung iniisip ko sa kanila na nakakatakot silang ganun. Pero mababait naman sila. Opo, nakaka-stress. Pero, in the end, okay naman pala. Napag-aralan ko yung manage yung oras ko. Tsaka nag-enjoy naman ako ng sobra sa Creotech. Pero pagdating sa immersion niya sa Creotech, gusto niya matutunan ang kanyang mga anong mga experience ang gusto niyang marating. Sinikap niya na lakas loob talaga siyang